Sa iba mga balita, posible pa raw madagdagan ng halos 500 ang kinanselang flights para naman sa APEC o Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Darating kasi sa Pilipinas ang mahigit 20 heads of state mula sa iba't ibang bansa. Maging ang EDSA, markado na para sa mga daraang delegado. May report si Salima Refran. Halos 500 international at domestic flights ang kinansela para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. 264 flights ang kinansela ng Cebu Pacific, habang 211 naman ang sa Philippine Airlines mula November 16 hanggang 20. When we say no fly zone, it's really more of a no other aircraft can fly at the same time as the aircraft of the head of state. So there will be a runway closure. Maaari makipag-ugnayan sa PALAT Cebu PAC para malaman ang rebooking ng mga canceled flights. Pero ayon sa Manila International Airport Authority, maaari pa raw madagdagan ang makakanselang flights. Sa 21 kasing heads of state na darating, may 10 pang hindi nagkukumpirma ng schedule ng pagdating at pag-alis ng bansa. Kaya kung maaari, huwag na raw mag-schedule ng pag-alis sa mga nasabing araw para iwas aberya. Ang Aviation Security Group nahaharap man sa umano'y mga insidente ng laglag bala, handa na para sa APEC Leaders Summit. Lahat po ng kapulisan ay nagpe-prepare, naghahanda at hindi po natin ma-afford na mapahiya po tayo sa ibang bansa kasi po nakastake yung buong Pilipinas dito. Makikita naman sa EDSA mga plastic separators na gagamitin para sa APEC lanes. Ang 2 lanes malapit sa MRT sa southbound at northbound ng EDSA ay mga designated APEC lanes. Tanging mga APEC vehicles lamang ang makakadaan dito. Salima Refran, GMA News.